So ayun guys, dumating na yung ating floor matting sa ating Toyota Veloz. So ito siya. So kararating pa lang ngayon. I-unbox ko tapos i-setup natin sa Veloz natin kung sakto yung ating floor matting. So by the way guys, this is from Hippo TechMat. So ayan, yun yung brand niya. So I will be including the link in the description below on kung saan ko siya binili. Ayun, buksan na natin to para ma-setup na natin. The reason why I bought this kasi laging mabilis dumumi yung ating floor ng ating sasakyan. Katulad nito, the only problem na dito pala sa binili ko is yung 3 rows lang, hindi ko sinama yung trunk tray. So, ayun. So, 3 rows lang siya. By the way, guys, yung price nito is 4,000. Pero nabili ko siya sa Shopee, which is kinausap ko yung shop kung pwedeng sa Shopee na lang siya bilhin. So, available naman yung shop nila sa Shopee. Mas mura siya ng 200 pesos, I think. So, nasa 3.8 ba? Or 3.9? Pero may mga nagbebenta ng 3.8, meron din 3.9. So I'm not sure kung 3.82 or 3.9 yung nabili ko, pero ilalagay ko na lang kung how much. Sana natin guys. Kahit na ako lagay kasi lalo na katag-ulan na. Kaya kailangan na natin ng floor matting. So as you can see, Veloz is our new model of Toyota, kaya hirap siya napansin ang mga accessories. So yung ito, yung matting niya is kagagawa lang. So one month ako naghintay bago nagawa yung floor matting. Itong shop na tinanong, nagtanungan. So, ayun. Maganda naman pala guys yung packaging natin. Wala lang siyang box or something na magpo-protect sa kanya. Yung magpo-protect mga sa kanya is yung outer cover niya, which the bubble wrap. So, I think okay naman kasi alam ko matibay naman pre yung floor matting natin. So, ayan. I'm not really familiar sa material na ginamit. Pero alam ko, this is plastic, rubber, plastic ba? Not sure. Lalagay ko na lang din sa screen kung ano yung material na ginamit talaga sa kanya. So, gawa tayo ng video guys. Pasensya nyo na kasi mabilisan lang yung setup natin, so walang masyadong edit dito sa channel ko. On the spot natin ginagawa yun. Kung gusto nyo makita or mapanood yung medyo madami ko pang edited yung mga videos, okay, dun sa Hobbies in Collection. So yeah, dito sa Tony Unplugged. So mostly ng dinidiscuss ko dito is about this car and my electric scooter and travel. Tapos yung mga sports ko. Equally yung mga punta sa daga. Then, tanggalin na natin to guys. So, eto siya. Tinupi pala guys. Tinupi. Sana hindi magkaroon ng down. Oh. So, ayan. Ayan siya guys. Nahin na natin to. So, ito. Sa likod. So, ito yung quality niya. Maganda yung quality niya. Tsaka, siya, hindi siya yung slippery. So, maganda. So, ito. Okay siya. So, I think this is third row. So, ito yung pang third row. Sorry. Hindi pa ito pang third row. Second row. Kasi may
ko lang muna dito. Tapos ito, driver side and passenger side. So, ayan. So ito yung sa driver side and passenger side. Tama ba ako? Or baliktad? Ito yata yung sa driver and this is for passenger. So mamaya, check na lang natin. Basta ito yung sa harapan. First row. Tapos ito yung sa second row na tinupi nila. Nagkaroon ng damage dito sa dulo. Ayun, okay lang naman. Nababalik pa lang. O, talaga nag-damage. So, ayan. Sorry, hindi pala to second row. Third row. Third row na mati. So, ito yung sa likod natin. So, ayan. So, ayan guys. Unahin muna natin yung sa passenger side. So, okay ko lang to. Dito lang muna natin guys. Ito tayo sa passenger side. Pasensya na lang guys. Medyo magulo talaga lagi dito sa ating we call this sa ating garahe. Sa ating sampay. So, ayan guys. Usog ko lang naman. Tapos tanggalin natin itong mga gamit. Yan. So, ito siya guys. Yun, fit na fit. Ganda, ganda ng fit. Pero, I think mas maganda kung tatanggalin natin yung ating dito. Pwede rin na hindi, pwede rin na oo. Sa ngayon, hindi mo na natin tatanggalin. Yan na siya. Kasi fit naman siya eh. So far, okay naman. Kulang lang ng fitting dun masyado sa kanto. So, ito yung mukha niya. Yan. Yan yung sa passenger side. So, dito naman tayo sa driver side. So, ito. Ito yung tray natin. Tanggalin lang natin yung ating. Sa camera ko. Bakit lang dito to? Tapos tanggalin natin itong mga dumi-dumi. So, ayan. Pagpagan. Ano guys, wala pa tayong tawag dito, wala pang wala pa tayong vacuum. So ito yung sa driver side. Yeah. So ayos naman, fit naman siya. Okay naman siya, pero hindi siya ganun ka lapat or kailangan natin tanggalin yung ano. Wait lang guys. Tanggalin ko yung mas maganda siguro. Mas magandang nakatanggal ito. Para lapat na lapat. Yan, mama. So, mas okay na nakaano siya. Para nakalapat. Ayan. Mas lapat na siya, guys. So, ayan. Yan yung mukha niya. Hindi pa siya ganun kalapat kasi bago pa lang. So, lalapat yan eventually. So, ayan. Ayan. Yung sa second row, eto ang problema ko. Hindi ko alam kung aabutin to eh. Yan. So, malalaman natin. So, ayan guys. Kabit natin yung second row.
Medyo madami pala yung gamit natin dito. So, lagay ko muna yan. Diyan. Yan. Yan. Medyo madumi. Yan ang dumi. Guys. Wait lang guys ha. Kasi babalik ako. Kukuha tayo ng ano, ng ilaw para kita. So, ayan. May ilaw na tayo. Lagay lang natin to dito para kita natin. Ayan. Guys. Ayan. Ayan siya kadumi. Ang dumi, no? Napapabakim yan, eh. Tanggalin ko muna ito. Tignan natin ito guys. Ito yung sa second row. Ayan. Nice. Ganda. So, ayan guys. Nakalapat na. So, ganyan yung mukha niya. Tata. Ayan. See? Lapat siya. Ganda. Saktong-sakto. So, yung medyo tricky na part is itong sa likod. So, may ko lang muna kayo dito. Yan guys, dyan muna kayo. Wait lang. Ito yung medyo tricky na part eh. Yan. Kailangan itong i-taas. Tapos, yan. Wait lang. Tapos natin ito. So, ayan. Ayan. So, dito natin ikakabit yan. Ito. Ayan. Madali naman. So far, ha? Hindi ko madali. Okay, this is the third row. Third row C. Nakabaliktad. Oh, baliktad. Baliktad. Yeah. Yan, ganyan siya. Kailangan una pa yung sa likod. Kailangan natin. So, ito. Uso ba? At least, hindi siya makapasok ng maayos.
Dahil paano? Ay, naka-taas pala yung ating wait lang guys, kailangan ko itong itaas. Tanggalin ko muna ito. Ang gamit. Oops. So, kailangan natin itaas ito. Yan. Kasi hindi siya nakakapasok kanina. Kaya kailangan itaas. So, ito siya. Lang natin. Ay, ito yung natupi kanina. Yan ang hindi siya masyadong lapat. Okay naman, lapat naman, pero I mean, yung mga kanto, like kagaya dito sa, ano, yan. Siya ganun ka. So, meron siyang angat ito, oh. Dahil siguro sa pagkaka nila kanina. Tapos ito rin. Dapat ito pababa ito, eh. Ganyan siya, ano. Pero, angat siya, eh. Yan. Dahil sa ano to, di ba kanina, tinupi nila. Tapos, hindi maayos yung pagkakatupi. So, nagkaroon siya ng ganito. Yan. Ito. Dapat ganyan yun, eh. Yan. Yan ito. Lapat na lapat dapat yan. Kaso, umaangat siya. Same dito. So, yan lang. Dahil sa pagkakatupi. So, ganun siya. Bababa lang natin para makita natin ano. Walang problema sa ano. Sa pag so, feeling ko wala namang problema. Yun lang talaga, yung side na yun, hindi siya lumapat. Dahil yun sa, ano, sa pagkaka-packaging, yung packaging, hindi maayos. Yung, okay naman yung packaging, I mean, tinupi kasi. Tapos, ito, na-dent. So, yun, hindi kagaya dito, ito. Yan, makikita nyo, dapat yan lapat, ganyan. Yan. Pati ito, dapat nakalapat to. Pero eventually, kakaapak dyan, ano naman yan, lalapat naman. Kaso medyo matagal, kasi plastic yan. Oh. Hindi kagaya dito sa kabila, ayan, nakalapat siya. Kulang din, pero okay naman. So, ayun. So, I think okay naman siya. So, yan. Yan, ganyan siya. Ito yung sa third row. So, yung wala lang natin yung sa trunk tray. Yun yung wala natin. So, bali yan yan. Yun yung sa third row. Ayan, tumatama pala. Yan. So, ito na lang yung kulang natin. Sa, I mean, third row, trunk. Ito yung sa third row. Yan, yan yung mukha niya. So, ayos na. So, yan. Ito naman yung sa second row. Natin, yan. So, ayan. Yung second row. Tapos sa driver side. So, ito yung sa driver side. Yan. So, okay naman, lapat naman siya.
hindi kumbaga sa ano, hindi 100%, nasa 90% na lapat. Kakaano lang tong ano, ito yung umbok ko. Ayun. Tapos nanta tayo sa passenger side. Sa passenger side, hindi ko natanggal yung mating natin. Ito. Hindi ko natanggal yung sa ilalim. Mamaya tatanggalin ko na lang. So, ayun guys. Verdict. Tingin ko, for me, okay naman yung quality niya. Matibay siya, maganda. Tapos, hindi siya slippery. So, maganda. Maganda sa paa, hindi siya madulas. Sa fitting niya, I can say na hindi siya 100% na fit. I mean, ginawa talaga siya para kay Belos. So, dapat, supposed to be fit na fit siya. Pero, ayun nga, may mga tawag nito, hindi ganun ka, sabihin natin 95% na fit siya. So, yun yung ano. Pero, ginawa talaga siya para kay Belos. Ayun. So, I mean, itong Hippo Tech Mat na brand na to, hindi siya ganun ka 100% na fit, 95%. Pero, it's okay, it's kumbaga, manageable na yung ano na yun. Tolerable na yung fitting niya. So, sa quality, maganda. Maganda yung quality. So, as what I said earlier, ilalagay ko na lang yung ano, yung material na ginamit dito kasi hindi ko matandaan. So, ayun. Cons, yun nga, yung fitting niya, hindi siya 100%. So, unlike yung mga 5D na mating, talagang ano yun eh, parang nilapat talaga. So based on my experience, yung mga 5D na mating, pag nilapat mo, size automatic pasok talaga yon. And then isa pa sa wala dito is eto, makikita nyo to yung sa passenger side, pati sa driver side, sa 5D meron siyang extension dito, nakalapat yan dito sa apakan. So kumbaga hindi lang itong tray na to na ganito, meron pa siya nakalapat dyan. So, yun yung kagandahan ng 5D na mating. So, ang problema lang nun is, cons nun is mas mahal. So, ito guys, 3,900. Yun yung price neto. Plus 1,700 yata yung trunk tray. So, ayun. Another cons, yun nga yung sa likod. Hindi siya ganun kalapat. Ito. Yun nga yung pinakita ko sa inyo dito sa side na to. Ayan. So, eto, hindi siya ganun kalapat. But eventually, hopefully, lumapat siya dyan. Pero I'm not sure if lalapat siya. Siguro sa matagal na panahon bago yan lalapat. Kakaapak. Pero so far, okay naman. As long as safe yung sasakyan natin, hindi papasok yung dust. I mean, yung dust masasalo niya, tapos yung ulan, especially pag maulan, kailangan natin. So, ayun guys, yun lang. If you're planning to buy this item, ilalagay ko na lang yung link sa description below. Pero ang alam ko, karamihan naman ng car shop online, nagbebenta na yata ngayon. Problema lang is paubusan. So, hindi ko alam kung merong mga stock pa. So, ayun guys. Oh, again, this is a Hippo Tech Mat na basic. And, 3 rows lang to. Meron siyang trunk na kasama, pero 1,700 yung price nun. So, ayun guys. I hope you find this video entertaining and helpful. If you do, press the thumbs up. Subscribe if you haven't already. Again, this is Tony Unplugged, your travel buddy. And, you know, ngayon, car accessories muna yung nire-review natin. Wala muna tayo masyadong travel ngayon. Hopefully, soon, makapag-upload tayo ng travel. So, ayan guys, thank you for watching. See you in the next video.